Mga kapuso, nagprotesta po ang mga taga-Philippine Science High School matapos pong payagang makagraduate ang 6 na estudyanteng sangkot umano sa pagpapakalat ng pribadong litrato ng kaklase. Inirekomenda po ng Management Committee ng eskwelahan na huwag bigyan ng diploma at huwag payagang magmarcha sa graduation ceremonies ang mga lalaking estudyante. Pero ibinaba po ng Board of Trustees ang parusa sa 30 araw na community service at written apology sa mga biktima. Attorney Gabby, good morning. Good morning. Talagang nakakabahala talaga yung mga ganitong klaseng insidente. Totoo yan. Lalo na kasi may mga minor din na, na biktima, no? At minor din yung naakusahan. Pero exactly. Sapat na ba yung parusa doon sa mga estudyante? Well, of course, depende yan kung ano yung linalaman actually ng school handbook at kung ano ang interpretasyon nila ng mga provision nito, di ba? Kailangan you have to go back to the basic rule na lahat ng tao ay lahat sila binigyan ng kopya niyan eh. So kung babasahin ang mga accounts sa mga balita, walang debate na ang ginawang kasalanan ng mga lalaki in question ay isang tinatawag na level 3 offense according to the handbook. Mukhang nagkakaroon lamang ng debate kung merong several acts of this level 3 offense o isa lamang. Kasi mukhang malinaw daw sa handbook, for purposes of expulsion, eh, dapat ay more than one level 3 offense. So nagkakaroon ngayon ng issue, isa lang ba o multiple counts of offenses na sufficient para magkaroon ng basehan para ma-expel o hindi mapag-graduate ang mga bata. Kasi kung hindi naman nakalagay sa handbook, eh hindi naman nila pwede i-impose. Diba? Parang yan yung sa in under our ordinary criminal laws, kung walang batas na ginagawa siyang offense or walang ganung klaseng penalty, eh hindi mo naman pwedeng i-impose. So either way, alam natin na magkakaroon talaga ng malaking debate. Of course, in the event na hindi ipag-graduate ang mga involved, no? Of course, sasabihin nila ito ay labag. Dun sa pag hindi sila pinag-graduate, malalaman mo na ang sasabihin nila ito ay labag sa kanilang karapatan that no one should be deprived of life, liberty, or property without due process of law. At ang kanilang future, di ba, ay maapektuhan dahil dito. Of course, sa hanay ng mga estudyanteng babae, ito naman talaga ay violation ng kanilang right to privacy at ang kanilang right to protect their reputation. Pero kailangan talaga to work within the parameters of the rules of the school handbook. So, dun at dun din babagsak ito. So, in terms of yung issue lang kung sila ba talaga ay pwede mag-graduate o hindi. Oo, pero hindi pala to dahil sa gravity nung ginawa nilang kasalanan, kung ilang beses. Oo. No? Yes. Ako, maaari ba nga magdemanda? Halimbawa, yung mga biktima naman, kung halimbawa, hindi nila makuha from school yung kanilang justice na hinihiling, pwede silang magdemanda? Well, attorney? Tulad actually nabanggit mo na kanina, no? It depends sa edad ng mga bata. Mm. Alam naman natin na sa ilalim ng Republic Act 9344, kung menor de edad ang involved sa isang krimen, ito ay walang criminal liability as a general rule. Uh-huh. So kung ang tanong ay kung maaari siyang kasuhan ng kriminal, depende talaga. Although kung ang bata ay between 15 to 18, maaari siyang makasuhan, pero wala pa rin kulong. If at all, maaari magkaroon ng intervention program, pero ito nga ay more in the nature of, di ba, counseling program para maturuan yung bata imbis na maparusahan. But of course, in terms of an action for damages, maaaring pa rin magkaroon pa rin ng civil liability na maaaring panagutan ng mga magulang dahil ang criminal liability lamang ang saklaw ng Juvenile Justice and Welfare Act, assuming na ang mga batang involved nga ay hindi pa 18 years old. If they are older than 18, of course, maaaring silang makasuhan at magkaroon ng liabilidad para sa mga ginawa nila, assuming na ang mga nangyari ay ginawa ng, di ba, ng isang sapat na kung adult na, di ba? More than 18. Hindi na nga covered ng Republic Act 9344. Mm-hmm. So, hindi siya, bale, 15 for rehabilitation purposes. Kung 15 and 18 and for then, rehab. And then, pagdating niya ng 18, hindi pwedeng panagutan niya yon. Pwedeng. Kung 18. Hindi. Kung 18 at the time of the commission of pero the offense. Pero 15, hindi lang talaga. Pero kung less than 15, ay hindi talaga... Hindi talaga okay. Pwede. Sige, kung Juvenile Justice Act, sa Juvenile Justice Act, anong po pwedeng ikaso natin? Kung ay, ganun. Kung sila ay 15 and under, wala talaga. Pero, assuming that this happened, di ba, sa mga adults, assuming they're 18, of course, meron tayong Republic Act 9995, ang Anti-Voyeurism Act, which is actually what really happened here, no? Na bawal ang kumuha ng litrato or video
gumawa ng kopya, mag-publish, mag-upload, mag-broadcast ng mga sexual activity o kahit na yung mga litrato lamang ng mga private parts ng mga tao, mga sensitibong mga litrato, bawal po ito kung ito ay walang pahintulot. Or dapat ay kahit na may pahintulot, may expectation of privacy, which is, I'm sure, eh meron naman talaga supposedly nung binigay ang mga litrato. Ibig sabihin, para sa kanila lamang at wala namang intention na ipakita sa mundo ito. Ganun din, kahit na may consent nga, nakuna ng litrato, basta't walang consent na i-publicize ito, eh ganun pa rin. So may penalty ng kulong ito of 3 to 7 years at may fine of up to 500,000 pesos. Yung mga itong ginagawa ng mga dating mga boyfriend naman, di ba? Na nagpakalat ng mga litrato ng mga ex nila, eh ito din ay kaso na pumapasok sa loob ng coverage ng RA 9262, ang anti-vowsy law, which is an act of violence against women. So ito ay punishable by this law, which provides na yung violence against women, eh ito ay any act or series of acts committed by any person against a woman na nagkaroon ng sexual or dating relationship. So, pasok. In fact, nagkaroon na ng kaso na umabot sa Korte Suprema kung saan guilty ang isang lalaki for violation of the anti-vowsy law. Dahil nagpagpadala siya, ang ginawa niya, ito nga hindi man lang litrato talaga ng babae, nag-superimpose siya ng mukha ng babae dun sa katawan ng ibang hubad na babae. At may threat na ipapakalat pa yung mga litrato na to sa media, no? And it doesn't matter whether minsan lang ginawa o madalas. Kumbaga dito, eh walang multiplicity of offenses. One act is sufficient to be guilty. Sabi nga ng Korte Suprema, ang definition ng harassment o ng violence laban sa kababaihan ay act or series of acts. So, sa tanong na gaano kadalas ang minsan lang talaga, One is guilty na. So, one act is sufficient para ito ay masaklaw ng Republic Act 9262. Diba? So, warning na lamang, unang-una, wag na lang magpabiktima, di ba? Wag na magpakuha ng mga video, wag na mamigay ng litrato ng sensitibo, na sensitibo in nature. Whether single or married, malaking gulo po talaga yan. Kung mag-boyfriend pa lamang, hindi po ito, mga kabataan, hindi naman to ebidensya kung gano'n nyo kamahal ang inyong boyfriend kung pumayag kayo na magpakuha ng masaselang litrato or video. Ang dami nang nasunog dyan, or kahit na walang balak ikalat. Kasi, di ba? Minsan nananakaw. Nananakaw yung telepono o pinagawa sa mga, di ba? Pinagawa sa service shop. Meron palang masasamang loob dun sa repair shop. Kumakalat pa din ang litrato. And even among married persons, naku, ang dami na rin pong kaso ng mga vengeful husbands na pag nagalit sa kanilang mga ex-wives, talagang gumagante by way of this, di ba? These misogynous acts. Hindi po porkit marami po tayo mga kalalakihan, mga public figure na guilty of misogyny, tayo pong mas nakakarami na nakakaisip pa ng matino. Tayo na po dapat ang talagang mag-object, di ba? Mag-object at panindigan na ito talaga ay hindi talaga nararapat sa ating lipunan. And because of this, hindi lang po ito sa Philippine Science nangyayari, ha? Sa iba pang mga eskwelahan din, ano? Exactly. At sana ma-revisit. Hindi lang yung, di ba yung kanilang handbook no? Na sana minsan lang, kahit isang beses, maparusahan ng tama. Correct. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat din. Thank you very much.